Shoutout po sa inyong lahat. O, etong video po nare-reaction na natin. Mistulang pinaalalahanan dito ni Professor Antonio Contreras ang tatlong katao. Ito pong si Sara Duterte, si Aimee Marcos, at saka si Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, ito ay about sa issue po ng mga Afghan refugees na nagnanais po ng pansamantalang paglagi dito po sa Pilipinas habang pinoproseso po yung kanilang special visa as immigrant diyan po sa United States of America. Alam nyo, nagtataka ako sa mga tao bakit ayaw nilang tanggapin na refugees ang mga Afghans na ito. Regardless kung ito po ba ay nagtrabaho sa Estados Unidos, para sa Estados Unidos sa Afghanistan, nung tumutulong pa ang Estados Unidos diyan po sa Afghanistan government, nung hindi pa po ito natetake over ng Taliban, still, ito po ay nagtetake refuge ngayon. From the world itself, naghahanap sila ng kalinga sa isang bansa kung saan hindi sila ipe-persecute. Kasi itong mga Afghan nationals, dahil po sa kanilang pagtatrabaho sa Estados Unidos, ngayon pine-persecute po sila at nalalagay po sa alanganin ang kanilang mga buhay. Sabi nga ni Professor Antonio Contreras, ipakita nating mga Pilipino na tayo ay Kristiyano. Bilang isang Kristiyano, dapat inaalay po natin ang ating mga kamay para tumulong sa ibang tao, lalong-lalo na yung mga nangangailangan, katulad po nitong mga Afghan nationals. Sila ay mga political refugees, ika nga ni Professor Antonio Contreras. Panoorin po natin at pakinggan po ninyo si Professor Antonio Contreras mula po sa kanyang YouTube channel. Yung mga Afghan rebels dito sa Pilipinas, hindi pala rebels, refugees, sorry. Tamalitay, Afghan refugees. Kasi nga, ang isa sa mga pinaka number one na inuupos ng mga tao kung papayagan ba natin ay yung baka may mga kasamang terorista yan. Kaya maging attraction pa yan ng mga terrorist attacks. Diba? Oh. Yun, yung mga, yun yung mga iniisip ng karamihan. Ano? Na baka daw mga terorista, tapos baka daw maging target ng terrorist ang Pilipinas kasi nandito nga daw po ang mga Afghan nationals. Pero ang ikinaiinit ng ulo nitong si Professor Antonio Contreras ay yung mistulang publicity o public spectacle na ginagawa po nitong mga personalidad na nagsasalita ng ayaw po dito sa mga Afghan nationals. Ano, itong mga refugees na ito. Partikular, si Senator Aimee Marcos, si Sara Duterte, pero itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte mukhang kumakambyo ng kanyang pahayag kasi sinasabi niya na itong si Sara Duterte absolute ayaw sa mga Afghan national na pumasok dito sa ating bansa. Pero si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tinitingnan niya na tayo ay kaayon sa United Nations at obligations po ng bansa na tulungan ang karatig po nating mga bansa, partikular ang bansang nangangailangan, kung meron po tayong pwedeng maitulong. Okay? Ngayon, ituloy po natin ang pagpapahayag ng saloobin dito nitong si Professor Antonio Contreras. Maganda yung kanyang mga argumento at dapat mapakinggan po ito, partikular ng mga taong kumikritisize sa hindi pa naman dinidesisyonan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nililinaw po natin ito, ha. Wala pa pong desisyon si Pangulong Bongbong Marcos na payagan ang mga Afghan refugees na manalagi po rito sa ating bansa. Pero for your informations, pansamantala lamang po yan. Hindi po yan lalagpas ng 60 araw. Nagkamali ako nung unang live streaming natin na sinabi, akala ko hindi lalagpas ng 40 araw. Hindi lalagpas ng 2 buwan ang pamamalagi nila rito. At kung sakaling hindi maaprubahan ang visa po nila sa Estados Unidos, sila po ay ililipat ng ating bansa. Sinasabi din po dito ni Professor Antonio Contreras na hindi po pwedeng diktahan ng Estados Unidos o ng presidente nito na si Joseph Biden, si Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat yan po ay pakiusap. Wala pong pandidikta na nanggaling sa presidente po ng Amerika. Ang mahirap kasi rito sa mga tao na ito, sabi nga ni Professor Antonio Contreras dito, meron silang bigot. Alam niyo yung bigotry? Ito po yung prejudice na paniniwala sa isang tao na dahil doon sa kanyang lahi o kanyang kinaroroonan o kanyang nakaraan,
eh ayaw mo na kagad dito. Ganito yung mga paniniwala ng mga taong katulad ni na Senator Amy Marcos, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon si Sara Duterte. Ayaw nila kasi mga Amerikano ang nakikiusap, ayaw ni Sara Duterte dahil parang binibigyan niya na ngayon ng identifications kagad na kapag ka Afghan national e terorista. O, pakinggan natin si Professor Antonio Contreras. Diba? Sa simula pa lang, nung makita ko yung mga balitang ganyan, medyo uminit na ulo. Anyway, bigyan natin ng background. So, sa mga hindi nakakalam kung saan ang Afghanistan, ang Afghanistan po ay nasa Central Asia. Yan po, isang bansa na... Oy, maraming salamat dyan, Jerry Barsatan, ha? Sa iyong super chat. Pagpapaliwanag, ito marami dito nakialam na bansa. Ang Amerika kasama na, Rusya, at nagkaroon dito ng revolusyon. Sa madaling salita, ang mga Taliban, ng mga Islamic fundamentalist groups, ang nakakuha ng kapangyarihan. Yun, pinaliliwanag lang, ha? Hindi masyadong detalyado kasi history na yan, ano? Ayon nga kay Professor Antonio Contreras, sa madaling salita, mga Afghanistan, mga Taliban na po ngayon ang namumuno diyan po sa Afghanistan. Napaka masalimuot ng kasaysayan po ng Afghanistan na takeover po iyan ng Afghan government sa tulong po ng Estados Unidos noong 2001, makatapos po yung 911 attack. Naalala nyo po yon? Partikular, kayo pong mga taga-Estados Unidos, salamat kay Jerry Barsatan ha, sa $5 super chat at saka kay Ludi Pamilar kanina sa $9.99 super chat. Kayong mga nasa Estados Unidos, alam na alam nyo po siguro yon. 911, September 11, 2001 attack, kung saan mahigit po sa 3,000 US citizens ang pumanaw dahil po doon sa pag-atake ng mga eroplano sa iba't ibang panig po ng Estados Unidos. At dahil po doon, kinonclude ng US government na ang nasa likod po nito, isa ang Taliban na pinamumunuan ni Osama Bin Laden. Kaya naman, nagkaroon po ng joint forces laban po sa Taliban government nung mga panahong iyon at giniyera ng Allied Forces ito pong Afghanistan at napatalsik nila ang mga Taliban diyan po sa Afghanistan. But unfortunately, hindi po na-sustain ng Afghan government ang peace diyan po sa kanila. Kinalaunan, ang mismong Afghan government ang bumitiw doon po sa kanilang sa kanilang gobyerno. Isinuko po nila ang kanilang pakikipaglaban sa Taliban. Eh siyempre, para saan pa at mag-stay pa diyan ang Estados Unidos? Kaya noong 2021, nilisan po ng Estados Unidos ang Afghanistan. Kaakibat po ng paglisan na yan, ang mga pinepersecute ngayon ng mga Afghan national, particular yung mga US employee na mga Afghan national. Sila po yung target ngayon ng Taliban. At kung hindi po sila maiaalis agad-agaran diyan po sa Afghanistan, sila po ay malalagay ang mga buhay sa alanganin. Magiging mapanganib po sa pang-araw-araw na pamamalagi nila diyan kung hindi po sila maaalis kaagad. Yun po ang hinihingi ngayon ng Estados Unidos na pakiusap sa atin. Napansamantala, habang pinoproseso po ang kanilang special immigrant visa, ay dito muna sila lumagi sa ating bansa. Ngayon, ang issue, ayaw ni Sara Duterte, ayaw ni Senator Amy Marcos, ayaw ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa huling balita na napanood ko, medyo nagbago ang kanyang statement. O, ituloy po natin ang sinasabi po dito nito pong si Professor Contreras. Doon sa kasalukuyan ngayon, nagkaroon ng mga repressive practices na ginagawa nila. Siyempre, naging kakampi ng mga nakita nilang kaaway. At dahil nga ang isa sa mga nakikita kaaway ng mga Islamic fundamentalists ng Amerika, yung mga Afghans na nagtrabaho sa US Embassy o nagtatrabaho sa any Western or Development Assistance Agencies, ang mga pamilya nila, pati sila ay nalalagay sa alanganin. Kaya malawakan
nung bumagsak na ang Kabul, talagang nagkaroon ng mass evacuation ng mga Afghan citizens. At nagpapatuloy yan. At sa kasalukuyan, may mga Afghans pa rin nga na nasa loob pa ng Afghanistan na nananatili na naka-expose sa danger ang buhay. And these are not combatants. These are citizens who work with the United States, work with Western foreign agencies. And they're being subjected to they're dancing with death. They're basically playing hide and seek with the Taliban authorities. So, nakalalagay ang alangan yung buhay nila samantalang nagtrabaho lang sila. Now, of course, there is this massive evacuation operation that is being done by the United States. Now, sa ngayon, dahil naging maayos ang pag-uusap ngayon ng ating Pangulong Marcos at ang Pangulong Joseph Biden, nakiusap, ha? Hindi nagdikta sapagkat yung lumalabas sa mga tao na parang diktahan daw. Oh. Tama yung observation nitong si Professor Contreras. Walang pandidikta na ginagawa ang Estados Unidos kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakababaw ng mga utak katulad nitong si Sas Rogando Sasot o Alan Troy yata ang tunay na pangalan nito sa pagkalalaki niya. O, walang pandidikta. Pinapakiusapan ng Estados Unidos si Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang tumulong dito sa mga political refugees. At huwag nating ipagkait yan. Hindi po nakilala ang Pilipino na tumatanggi sa tulong sa... I'm sorry, hindi nakilala ang Pilipino na tumatanggi kapag ka meron pong humihinging tulong dito. Kilala po ang mga Pilipino bilang matulunging individual. At yan ang katotohanan ngayon. Ngunit, dahil nga po sa issue ng pamumulitika at issue ng bigotry na tinatawag, ang mga tao na ito, tulad ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, ayaw nila. Kasi bakit? Galit kasi sila eh. Yun lang naman ang simpleng dahilan dito eh. Galit sila sa mga Amerikano, kaya ayaw po nila kung ano man yung tulong na pwede po nating ihandog, particular dito sa mga political refugees na mga Afghan nationals. Tuloy po natin ang pakikinig dito kay Professor Contreras. Pangulong Marcos ni Biden ay hindi siguro naman ganun. Sa tingin ko merong paghihiling. Ganyan naman ang mga usapan ng mga leaders. Hinihiling party po yun ang trade. May mga tulungan tayo, pero may makikiusap ko sa'yo. Di ba? Mga ganun naman, hindi naman yung gawin mo ako. Di ba? Na kung pwede, pansamantala, ang in-transit, habang pinuproseso ang papeles nito mga refugees na ito sa Amerika, alas mga 50,000 yata, or mga pamilya nila, kasama sila, ay pansamantala po na silang... Ang pagkakaalam ko, mga abot 5,000, no? O kung dalawang batch po yon, mga 10,000. Ang pagkakaalam ko, per batch is 5,000 political refugees from Afghanistan. Ngayon, inuulit po natin, ano? Sila po ay mga peace-loving people. Ngayon, kung titingnan po natin kaagad sila, particular manggagaling sa Secretary of Education, at ibabrand sila as terrorist, hindi pong magandang halimbawa yon. Anyway, mas maganda kung manggaling yung payo dito kay Professor Contreras eh, kasi mas maalam ito. Di hamak na mas maedad po sa akin ito. At alam niya kung ano po yung peace education dahil nasa larangan din po siya ng edukasyon. Bigyan ng special visa status sa Pilipinas. Ibig sabihin tanggapin ang Pilipino. Hindi turista, kundi bilang isang mga political refugees. Alam niyo sa totoo lang, diyan ngayon nagsimula ang ingay. Kasi ang mga unang umunag-upos niyan, na mga nanguna sa pag-upos ngayon, yung number one, si Senator Amy Marcos. Kaya yung mga nagsasabi na mga Marcos bumalik na, naging diktador na, tingnan mo, hindi nga nagkakasundo magkapatid eh. Siya ang tingin niya, parang bakit nagiging top secret ito? Ba't hindi pinag-uusapan ng openly? O pinag-uusapan na natin openly, nagpatawag na nga siya ng hearing, hindi ba? So ayos na yon. Pero ang ano doon, parang ako naman sa tingin ko, bakit kasi kailangan ikonsulta sa Senado ito? Hindi ba? Hindi naman ito treaty. Ang kailangan lang naman na aprobahan ng Senado ay ang treaty. Hindi ito treaty. This is an executive decision.
Tama. Kenyang allowing a group of refugees. Executive decision na hindi dapat pinapakialaman ng Senado, particular ni Senator Amy Marcos. Not even the Vice President, hindi dapat pinapakialaman ang desisyon ng Pangulo. But anyway, inalam lang naman ang consensus eh ng Department of Education. Pero mariin kasi ang pagtanggi nitong si Sara Duterte. E alam naman natin na siya ang Secretary of Education. Lumalabas tuloy ngayon na tumututol na tong si Sara Duterte sa maaaring maging kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh kung hindi pumayag si Pangulong Bongbong Marcos, then walang problema. Dito kina Amy, dito kina Sara Duterte. Eh paano kung pumayag si Pangulong Bongbong Marcos? Palalabasin nyo na kagad na mali ang desisyon ni PBBM dahil lamang sa inyong mga sapantaha na ito ay mga terorista o magdudulot ito ng kaguluhan sa ating bansa kapag sila ay nagpunta dito sa Pilipinas. Political refugees to in transit in the Philippines except that yung they need a visa. Kasi alam nyo ba sa mga nagtatravel, hindi ka man pwedeng tumigil sa isang lugar kung ikaw walang visa. Adawa sa airport ka lang nakakulong. Di ba? Kung gusto mong lumabas at mag-stay sa isang bansa, kahit yan ay isang araw, 10 araw, o isang taon, yan ay may visa ang kailangan. So, yung special status visa ang pinag-uusapan dito. Hindi naman natin gagawing immigrant yung mga, hindi natin bibigyan ng Filipino citizenship yung mga yan. In transit lang habang pinaprocess. Kasi anong ang tingin dito, habang hindi pa naayos, sana makadisalis sa Afghanistan. Dahil the everyday that they stay there, their lives are in trouble. Their lives are being put in jeopardy. And it's only that. Their families, these are children, women, children, older and elderly. So yun yung point. Na parang sa akin, masyado na magmamarakod yung si Senator Amy sa ganito. Nadali mo, Professor Antonio Contreras. Ano? Nadali mo. Nagmamarakulyo itong si Senator Amy Marcos. Masyadong overreacting. Ano? Unang-una, wala na sa kanyang mandato yung ginagawa niya. Executive decision, tapos pakikialaman ng Senado. Para tuloy itong si Sara Duterte ngayon, kinakastigo ng mga kongresista. Sa huling nabasa ko na impormasyon, kinakastigo na ng ilang mga kongresista itong si Sara Duterte dahil misto lang nakikialam sa affairs ng House of Representative na hindi niya naman dapat pinapakialaman. Kasi bakit? Eh nasa executive siya at vice presidente siya. Spare tire. Salamat at binigyan siya ng posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Secretary of Education. Ano ang sinabi dito ni Congressman Villapuerte kay Sara Duterte? Ito, babasahin ko ha. Yan o. O yun. Villapuerte warns that the Vice President's repeated interference in the internal affairs of the House violates the separations of powers and upset the balance of power in government. Hindi ka dapat nakikialam, Sara Duterte. Kaya ka nababansagang tambaloslos eh. Pakialamera ka eh. The subtext here appears to implicate Sara in some attempt to wrest power from Romualdez. Kasi yun talaga ang lalabas ng katotohanan eh. Bakit ka magbibitiw sa lakas CMD? Nang wala naman talagang malalim na dahilan. Eh ang tanging dahilan na nakikita ng tao ngayon dahil dinemote itong si Gloria Macapagal Arroyo at hindi mo yun matanggap. Yun ang iniisip ngayon ng taong bayan, Sara Duterte. Villapuerte thinks Sara's meddling in the House of Representatives is a cause for significant concern. This, he adds, raises questions about her understanding of the constitutional limits of her office. Abugada ka pa naman. Dapat alam na alam mo ang separations ng power of the government. Kailangan pa ba nating ipaliwanag kung ilang branch meron tayo
sa gobyerno dito sa Pilipinas. Maliwanag na independent from one another ang executive, ang judiciary, at saka ang legislative. The executive branch, vice versa, should not interfere with one another doon sa kanilang mga affairs. Hindi pwedeng pakialaman yan. Katulad ng ginagawa ngayon itong si Senator Amy Marcos, hindi ka din dapat nakikialam sa executive decisions na maaaring gawin ng iyong kapatid. Tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Professor Contreras. Anong problema, ma? Diba? Parte naman yan regularly ng job ng ating ano. Meron bang kontrobersiya? Kaya rin po ang kontrobersiya kasi may mga nagnangangaw na in-impose daw, pinagpilitan daw. Talagang pinilitik daw ang kamay ng Pangulong Marcos, hindi Pangulong Biden. Mama Dog, pasok. Huwag malikot, ha? Simple diplomatic request. Mamaya na. And the fact that there is, the president has not decided, the fact that the president has consulted committees, created some committee to study this and to make recommendation. Oh, lalabas ka. It is not an attack on sovereignty. Pinadadaan sa proseso. Di ba? Tayo nga, kung mayroon tayong isang kababayan na nakulong na at nahatulan na sa Indonesia o sa Saudi Arabia, official, nagpapadala ng emissary para makiusap sa mga head of state to and head of government na huwag patayin, huwag i-execute. Ginawa natin yan. Tama, di ba? Makailang beses natin ginawa yun. Di ba? Nahusgahan sa kanilang bansa ang kababayan po nating Pilipino. Dumaan sa proseso ng kanilang hustisya. Pero tayo yung nakikiusap alang-alang sa relasyon ng Pilipinas at sa bansa nila. Iyon, parang panghihimasok na yun sa soberanya ng bansa nila. Pero hindi tinitingnan ng mga bansa na yun na panghihimasok sa soberanya nila. Ito, yung ginagawa po ng ating bansa, hindi yan panghihimasok sa soberanya. Yung ginagawa ng Estados Unidos, hindi yan panghihimasok sa soberanya ng ating bansa. May sariling desisyon ang Pilipinas. Ang desisyon rest, of course, sa ating executive chief na si Pangulong Bongbong Marcos. Pinuwersa ba si PBBM? Hindi. Sasabihin ninyo, bakit, alam mo ba ano ang nangyari sa likod ng usapan ni Biden sa kani PBBM? Hindi. Pero hindi naman ako tanga para paniwalain ng sarili ko na pinipuwersa ni President Joseph Biden si Pangulong Bongbong Marcos para mag-agree dito. Ilang beses sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nila tayo pwedeng diktahan kahit sino. Not even United States of America and also itong Republic of China. Walang makakadikta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang iniisip ni PBBM yung kanyang polisiya. Lahat kaibigan hanggat maaari walang kaaway. Tuloy natin ang sinasabi po dito ni Professor Contreras. That's what we do. It's part of the duty of a republic. You know, now, ang sinasabi ng iba, eh bakit naman kasi daw ang mga Amerikano, hindi na lang maghanap sila ng lugar. Di ba? Ganun yung mga point. I-pass forward natin yung sinasabi dito ni Professor Contreras. Kasi gusto kong iparinig sa inyo kung paano niya gustong payuhan o kung paano niya pinararating ang kanyang saloobin na mistulang sermon dito kay Sara Duterte. I-pass forward natin ang bahagya. Kung mag-stereotype, kung mag-brand. Ulitin natin. Ang mga images na pinapakita natin ay Islamophobia. Hindi ba ang ugat kung bakit magkakagulo tayo? Isa sa mga ugat na bagay nagkakagulo tayo, mga biases natin, mga prejudices natin laban sa ating mga kapwa, mga iba sa atin. Eh, hindi ba dapat itinuturo natin sa ating mga kabataan na intindihin, huwag mag-label, huwag mag-stereotype, huwag mag-brand? Pakinggan mo yan, Sara Duterte. Dapat itinuturo natin sa ating mga kabataan, kayo ang Secretary of Education . Na huwag mag-stereotype, huwag mag-label, huwag mag-branded. Pero ano ang ginagawa ng Secretary of Education? Ano ang naging pahayag ng Secretary of Education sa Senado through her spokesperson na nung
as early as April pa lamang, eh ayaw, strongly opposing itong si Sara Duterte sa pagpasok ng mga Afghan nationals dito po sa ating bansa by reason of security at saka yung threat na sinasabi niya. Yun, ang linaw-linaw. Ang konklusyon nga ni Professor Contreras, pang-brand na ito sa mga Afghan nationals. Eh. Parang lahat sila, sa paningin nitong mga tao na ito na kumikritisize ngayon sa kanila, mga terorista. Huwag tayong ganun. Pakinggan ninyo si Professor Contreras dito. O sa mga hindi pa po, naka-subscribe dito kay Professor Antonio Contreras, dapat maging objective po kayo kung magsasubscribe po kayo sa kanya. Kasi may mga pagkakataon na kinikritisize niya rin si Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ay hindi loyalista. Siya po ay pro-government. Pero pag sa tingin niya, mali ang tinatahak na landas ng gobyerno, eh magkikritisize po siya. Kaya dapat open-minded po kayo kapag kayo ay nag-subscribe sa kanya. Dahil baka yung isang topic niya ay against kay Pangulong Bongbong Marcos, ma-open po kayo kagad. O, pinapaalala ko lamang kung ano po yung kanyang political stance sa kasalukuyan. Tuloy natin ang pakikinig sa kanya. Hindi porque Muslim yan, yan ay terorista. Di ba? Isa yan sa mga stereotype o prototype ng mga kabataan sa amin na pag Muslim ay terorista. Kaya nagkakaroon ng bias, ng prejudice. Kaya wala tayong, isa yan sa sagka sa pag-achieve ng kapayapaan. Eh bakit ganito? Bakit ang ikaw mismo, Secretary Duterte, Vice President Duterte, ang nanguna sa pag-label at pag-brand ng mga Afghans na daladala ay terorismo? Ando na ako. Maaring may mga dala yan. Maaring ganito, pero hindi yan dapat sinasabi. Ang ginagawa dapat natin dyan, iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin bantayan. Kailangan natin event. Diba? Alam mo, sa totoo lang, naglulungkot ako. Tingnan niyo yung mga argumento nila. No? Ikaw ba magpapakain sa Afghanistan? Kung hindi ba naman kayo talagang walang alam, ang magpapakain sa Afghanistan, sa Afghans, hindi Afghanistan, bansa yun eh, sa Afghans refugees, mga Amerikano, lahat ng mga gagastusin ng mga Afghan nationals dito sa bansa while they were staying here, in the meantime, kung sakaling maaprubahan, eh gagastusin po iyan ng Estados Unidos. Missing kung duling, wala pong gagastusin ang mga Pilipino, ang bansa natin, sa kanila. Nakalulungkot. Ito namang si tatay niya, ang atay na si Pangulong Duterte, dati Pangulong Duterte, iba naman dahilan. Sa kanya naman, Amerika, galit siya sa Amerika. May mga ganyan din. Galit siya sa Amerika, kaya dahil galit siya sa Amerika, dahil ang Amerika nakikiusap, na ginagawa pa nilang dahilan ngayon, ay nagdikta daw, mga matatalino mga tao pa, mga kaibigan, matatalino tao, naniniwala doon sa idiniktaan na pinilipit ang leeg ni Marcos. Sa tingin nyo mong kaya, gagawin nyo ni Joe Biden. Di ba? Parang that is not how state, sense of state could work. Panoorin nyo na lamang ng buo yung vlog po ni Professor Contreras sa kanyang YouTube channel. Nang sa ganon, hindi naman natin kainin ng buo yung kanyang time sa kanyang vlog. Eh, syempre, effort din yan ni Professor Contreras. Kahit paano, naghahangad din siya, syempre, ng maraming engagement sa kanyang YouTube channel. Kaya panoorin nyo po ng buo yung kanyang vlog, Usapang Politika, dated 6-19-23, Usapang Afghan Refugees sa Pilipinas. Sa konklusyon dito, mga tol, ang gustong ipabatid sa atin itong si Professor Antonio Contreras, huwag tayong masyadong mga judgmental. Huwag tayong mapanghusga. Hindi porket yung mga tao galing sa Afghanistan, hindi porket sila yung mga Muslim, sila ay mga terorista. Sila ay gagawa ng hindi maganda sa ating bansa. Sila ay magiging dahilan ng kaguluhan sa ating bansa. Nakakalimutan nyo yata na tayo minsan sa ating kasaysayan, tayo po ay hinusgahan ng ibang mga bansa. Tayo po ay minaltrato. Tayo po ay itinuring na parang hindi tao. At ayaw natin gawin iyon sa ating kapwa sa kasalukuyan. Yon ang paniniwala ko na pinaninindigan ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos. But let wait and see kung ano ba ang magiging desisyon dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. After all, lahat naman ng mga ingay na ito, mga tol, is mga ingay pa lamang ng pagtutol. Wala pa pong desisyon na ginagawa dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang nais po natin dito
gawin ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang tama at dapat na makakabuti po para sa lahat. Hindi lamang para sa mga Pilipino. Para sa tao. Humanitarian considerations ang issue dito. Itong mga Afghan refugees na ito, na ayon sa mga kritiko, eh hindi naman daw po refugees, kung hindi mga empleyado, eh mali po sila. Sila po, empleyado man o hindi ng gobyerno, sila po ay umaalis ngayon sa kanilang bansa dahil biktima po sila ng persecution. At dapat kung ano yung maitutulong natin bilang isang bansa na kasapi sa United Nations, eh gawin po natin. Huwag nating talikuran ang ating obligations na tulungan ang mga nangangailangan. O maraming maraming salamat po sa inyo, pero bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga napipikon po sa akin dyan, sige lang, ipagpatuloy nyo. Eh, darating at darating lahat tayo sa kamatayan. Kung gusto nyo po akong mamatay, nasa sa inyo po yan. Pero siguraduhin ninyo sa inyong mga sarili na meron kayong kakayahan na gawin po ang mga bagay na baka hindi nyo pa naman nagagawa pa. Ang pagpatay, huwag nyo ikalulugod. Kayo, nag-iisip pa lamang, ako nanggaling na ako dyan at hindi nakalulugod ang pagpatay.